Every man's word shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by the word. And the word shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Basabay po tayo dalawang verse. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Pray, Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Panginoon, na muli na ipag-aralan. Kung kami po ay balain niyo, Lord, at maiwasan yung dahil maiwasan. And this time, Panginoon, mag-usapan namin kung paano kami maging mabuting mga katiwala niyo, Panginoon, kung paano kami gagawa, Panginoon, kami nag-minister, but minsan kulang, ano pa yung mga dapat i-consider, Panginoon. We pray na kayo po ay gagabay sa amin, i-prepare niyo aming mga isip, Panginoon, mga puso namin, tanggapin ang inyong katotohanan ngayong maga. At malalati, in Jesus' name we pray, Amen. Ako po na po. Again, good morning. Title po nito is Take Heed How You Build. Take Heed How You Build. Sa Tagalog, ano nga ba yun? Pag-heed kasi makinig eh. Pero hindi lang basta makinig yan. Tumututukan mo, di ba? Tumutukas. Ayusin mo kung paano ka magagawa. So, kahapon nga, ginagawa ko to. Hindi ganun kadali eh. Bukod sa... Kasi tinatansya ko lang yung cut. Hindi naman ako masteran niya. Wala tayong mga tools na may table ka pa. Nagaganyan-ganyan ka lang. Diba? So, yung nakikita ko sa Facebook, kasi, siguro, nag-search ako dyan, ano, alam nila yung sinosearch mo ba, di? Pag nag-search ka ng mga, yun ang pinapakita sa yung feed, eh. Pag may table ka yung, ano, tapos nandito yung rotating disc, talagang precision, eh. Galing, pag binuo mo yung mga wood, dahil maayos yung pati angle ng pag galing. Ako, okay naman, di ba? Anyway, sino dito ang hindi ko na-prepare, no? Mamayang hapon na lang. Pero alam nyo naman yung mga building, di ba? So, itong building natin. Okay. So, may maliit, may malaki, pero nakakamangha yung napakatataas. Di ba? So, kaya ba natin maggawa ng ganun, di? Tayo lang? Oo. Mahirap yun, eh, di ba? So, yung paggawa ng mga medyo second floor, third floor, kaya pa yun, eh. Basta alam mo lang na may bakal, maghalo ng simento. Pero pag ganun na katataas, iba na yung ano yan, iba na yung standard yan, iba na yung paraan, paggawa niyan, ultimo design yan. Dapat maayos. So, ba't ang pinag-usapan ito? Kasi nga, ang pinag-usapan natin, take heed how you build. Hindi basta bara-bara. Alam niyo yung term na bara-bara? Sige, magsama-samahin yung bricks, cemento, tapos. Anong ganang ginawa ko dito eh? Hindi. Pero, so ano ba yung building of God? Tingnan natin sa Hebrews 11. So, yung kasi spiritual tayo dito, di ba? So, alam na natin ngayon yung paggawa sa karnal, walang masama dyan. So, kailangan mo lang ayusin para magawa nung ginawa mo yung kailangan niyang gawin. Katulad ng bahay. Hindi mo gusto yung bahay. Pag ginawa mo ngayon, bumagyo lang ng dalawa, tumumba na, di ba? So, dahil pag building yan, pwede kang matulog dyan ng payapa, di ba? Yung mga malalaking building namin sa Makati dati, maganda ko na ano yung sa Ortigas eh. Talagang pag nasa loob ka ng office, bumabagyo na sa labas, parang wala, wala kang alam-alam. Kung hindi ka titingin sa cellphone mo, eh may bagyo pala. Ganon katindi yun. Eh, walang pala. Kasi talagang lahat ng bagyo, pwedeng sagupain ng building kasi maganda yung pagkakagawa. So, spiritually ngayon, tingnan natin, ano ba yung building ng Diyos? May building bang Diyos?
Yun ang pinag-uusapan natin eh. Kasi hindi natin kailangan ng magandang building kung hindi kailangan. Pero spiritual, kailangan natin. Amen? So ito po yung Hebrews 11. Alam niyo na yung Hebrews 11, the faith chapter. So tinutukoy dito si yung mga patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. Diba? Ano sabi sa kanila? For he looked for a city which had foundation, his builder and maker is God. So meron daw ang Diyos na yung ibang city po maganda, iba hindi, di ba? Kasi pag napaghandaan daw po yan, yung balita, yung naalala ko lang, yung nabasa ko, yung Makati, maganda daw dati yan talaga, matagal na yan eh. Pero yung Ortigas, hindi talaga city yun, pero yung CBD doon, talaga na pagplano, kaya ang ganda, pati kalsada, maayos. So yung Makati, medyo na paghiwanan. Pero naka-recover naman. Anyway, so ganun po yan. Pag planado, planadong-planado yung paggawa ng city man yan o bahay, maganda, di ba? So pero sabi dito, si Abraham, alam niyo si Abraham, di ba, galing siya ng isang bansa, lumipat siya, umalis siya doon. Parang tayo, di ba? Ako nung dati ang Catholic, di ba? Inisip ko, anong nangyayari pag umalis ako dito? Kasi nasanay na tayo dito, nasanay na. Ano mangyayari? Kaya kamag-anak mo, nasabihin sa'yo. Pero parang gano'n si Abraham eh. Wala siyang pakialam eh. Yun ang sinabi sa kanya ng Diyos eh. Amen? Kaya kayo, in-encourage lang namin kayo. Mabata pa kayo eh. Pero kahit pa yan, si Yanni. Sabi ko, magtiwala ka sa Diyos. Nung bata ako, solo din ako sa church eh. Buti may mga nag-aakay sa akin. Pero yun ang mga tumatakbo sa utak ko. Anong gagawin ko? Magulang ko. Katulig, buti binibigyan akong kalayaan kahit paano. Lalaki naman ako, tsaka matanda na ako. So kayo, mga bata pa kayo, buti. Iba nga sa atin, ano na, di ba, na nabalitaan kasi ako, yung iba, pinagbabawalan na. Yung iba, kung pumasok sa utak ng magulang, minsan, ganun eh. Pero kasi, pag tayo, nung yun, nung nag-decide ako na alis lang akong Katulig, sila na tinanong ko, walang mabigay sa akin maayos na sagot. Kasi naligtas ako eh, so naiintindihan ko na. Hindi lahat ha, pero yung basic. Kaya tanong ko si daddy, si mami, mga kapit, mga kaibigan ko. Ano ba to? Ba't nga ba ganito yung Catholic? Wala makapagsabi, wala rin pakialam. Pero punta ng punta yan. So natunugan ko na parang may mali. Diba? Kasi ito yung sabi ng Bible, ito yung gagawin nila, kabaliktaran. Hindi mo kailangan masyadong matalino para maintindihan mo yun, di ba? Sabi ko, umalis ako doon. Kasi Abraham, ganun din. Yung sinabi sa kanya ng Diyos, alis siya doon. Bakit daw? Kasi ganito pala yun. Sabi niya dito, ang inahanap niya, ito pong mga nag-a-abroad, ba't siya tayo nag-a-abroad minsan? Kasi minsan nag-ahanap tayo doon na mas magandang buhay daw. Kasi nga, minsan yung pinanggalingan natin, wala na tayong pag-asa makita, di ba? Ngayon, spiritually, ganun po yan. Pag nakita mo na, na dinadala ka ng Diyos sa mas maayos na lugar, hindi ka susunod. Minsan may matyaya, kaya inaasar kayo. Inaasar lang pala eh. Alam, pag lingkod ka ng Diyos, hindi lang asar ang gagawin sa'yo. Inakawin si Pastor talaga, sinasaktan na siya. Ako, wala naman na nakit sa akin, pero minsan nakakasakit din ang damdamin eh. Yung mga sinasabi lang sa akin dati, friends tayo, tapos wala ka na eh. Hindi ka nakasama kasi ayaw mo na dito eh. Talaga. Hindi mo lang kayo magtanong bakit. Yun ang dapat mong tinanong. So, nalisan natin yun. Amen? Pag sinabi ng Diyos, umalis ka. Bakit? Kasi, ang hinahanap natin, hindi yung kung ano yung inalisan na natin. Kaya nga tayo umalis dun eh. Sa US daw, nagkakagulo din doon kasi nga, masyado silang liberal din. Masyadong mabait. Kala nila mabait sila, pero kasi pinapasok na sila ng komunista. Alam niyo ba yun? Hindi niyo alam kasi yun eh. Sa Europe, ganun sila. Kasi mayaman na sila eh. So may mga pumasok sa kanila na illegal. Sige, dito lang kayo. Pasok lang kayo. Eh walang alam. Walang alam sa kinagawian nila. Walang alam sa society nila. Iba, nagnakaw lang doon. Gusto niyo ba yung ganun?
Kaya kahit sa church natin, napansin nyo, maigpit tayo dito. Especially, yun nga, gusto ko malaman kung sino pumapasok dito. Hindi basta-basta tumatanggap tayo dito. Pero halos lahat, tinatanggap natin. Pero nga yung bakla, tomboy, ilang naman, anak ng demonyo, ilang naman din natin tinatanggap dito, di ba? So, napunta doon. Kasi nga, iba ang hinahanap natin sa hinahanap ng sanlibutan. So kaya minsan hindi nila tayo maintindihan. So kaya tayo mag-explain sa kanila. Pag ayaw pa rin nila, hindi nila maintindihan, kailangan ma-win sila. Pag ayaw talaga, kailangan magsarili ka. Dapat nakahanda ka nun. Kasi si Abraham, pag tinignan mo yung buhay ni Abraham, galing siya dito, umalis siya dun. Anong alam niya sa pinuntahan niya ngayon? E di wala. E nagtiwala siya sa Diyos. Napabuti ba si Abraham? Yumaman siya eh. Pinagpala siya ng Diyos, saka yung mga anak, apo-apo niya, ginamit din ng Diyos. So, panalo ka pag sumunod ka sa Diyos. Amen? Kahit gusto mo yan, umalis ka ng katol, kahit ano pa yan. Kung tayo, sabihan tayo ng Diyos, kunwari, yung Pilipinas, naging sobrang ano na, liberal na, okay? Bawal na Kristiyano dito. May alis tayo dito. Diba? So, kasi, ganun eh. So, ang tiwala kasi ang hinahanap natin yung city or building na ang Diyos ang gumawa. So, perfect illustration to sa church. Yung ba sa inyo, natin, may pamilya ako, pero parang namang hindi pamilya, parang nanay-tatay ko, parang ano lang eh. Hindi tatay-nanay, di ba? Pag tatay, mahal yung anak, pinapakain, napag-aral, nanay, ginagabayan. Kunwari lang, ha? Imagine nyo, ganun kayo pinanggalingan nyo, parang si pastor nga, may kwento yon. Sobrang hirap kasi nila dati daw. Yung sabi, to the point na bata pa siya, kailangan nyo na magtrabaho. Okay? So yun, naging independent. Napaganda siya kasi nagtiwala siya sa Diyos. So pero pag hindi, ang sabi dito, kung saan ka dinadala ng Diyos, doon ka dapat. Alamin mo. Kasi pag siya ang gumawa sa church, mapapasama ka ba sa church? Kung tunay na church yan, dapat hindi. Exactly yan ang gusto ng Diyos para sa'yo. Amen. Yun mismo yun. Wala kang dapat talong doon. Ngayon, may mga peking church nga. Alamin mo rin. May mga loko-loko din na preacher. Pero pag alam mo na, yan ang diyan ka dinala ng Diyos at mabuti, walang ihinto dapat sa'yo. Amen? Love life man yan, ML man yan, TikTok man yan, wala dapat hintay, kahit mga magulang mo, pag laki-laki mo, ha? Okay. So, pag habang nasa bubong ka ng nanay, tatay mo, sumunod ka lang. Mag-pray mo lang, paalam ka lang lagi, pakabait ka, para payagan ka, susunod ka sa kanila. Pero, yung puso mo, sino susundin mo? Ang Diyos. Kahit hadlang ka ng magulang mo, hindi naman sila forever mo magulang eh. Di ba? So may preaching tayo dyan dati na katulad ito, sumusuway tayo sa social distancing nila. Eh kasi, sino susundin natin? Ang Diyos o sila? Hindi nga nila alam ano yung virus eh. Hindi nila alam, maniwala kayo. Hindi nila maintindihan. Mali-mali yung information. Anyway. So, ano pa? Ano ba yung building of God? 1 Corinthians... Hindi, ano natin eh. Pero tingnan lang natin. 1 Corinthians sa ating text 3:9. Sabi dyan, ito pinaka-text natin actually. Sabi dyan, "For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building." Ay sabihin pala, bukod sa siyempre yung langit, di ba, hinahanap mo yun, o yung pamilya ng Diyos, church. Kasi sabi dito, ikaw daw yung building ng Diyos. Di ba, sabi sa ibang passage, "You're the temple of God." So, sino mong gusto maging carpentero dito? Yung ginagawa yung church sa Diadem, sa Antipolo, ganun yun. Yung mga babae, taga-luto, di ba? Hindi ka lahat magmamason, hindi kayo lahat mag-ano eh. So, pero may part-part sila. So, pwede kang nakatulong, amen? So, ang Diyos ngayon ang building niya daw, ang tao, at mga Kristiyano. So, tandaan nyo lang yan. Kaya, punta tayo dito. Ngayon, introduction pa lang tayo. Bago tayo pumunta sa points natin,
may mga bagay na hindi tayo dapat i-build. Okay, meron lang example dito na, kung alam nyo yung Jericho, ha, panood nyo lagi sa Superbook yan, di ba? Ano nangyari doon? Sa panahon ni Joshua, kaya ganun na lang yung judgment ng Diyos doon. Ano nangyari sa Jericho? Di ba, fortified city yun eh. Hindi mo yun masasakop. May walls, di ba? Anong ginawa ng Diyos? Gumuho yung walls. Sabihin, grabe yung judgment ng Diyos sa kanila, di ba? At nanalo nga Israel. Pero sabi dito sa ni Joshua, "And Joshua adjured them at that time, saying, 'Cursed be the man before the Lord that riseth up and build the city Jericho.'" So, sinumpa sila. Ibig sabihin, sinira ng Diyos yan kasi loko-loko yung mga yan. Ngayon, alam nyo na yung mga pinatay ng Diyos sa Bible, loko-loko. Hindi naman yung sobrang ano lang, wala lang, parang nag-tiktok lang, patay na lang. Hindi ganun. Talagang mga loko-loko yan. Kaya pinagpapatay ng Diyos. Anyway, kasi sabi dito, may sumpa silang binigay na kahit ngayon po, yung mga nahuhukay-hukay nila sa Egypt, sa ano, may mga loko-lokong tao po talaga na nabuhay sa mundo. Kaya inusga ng Diyos. Kaya sabi dito ni Joshua, sumpain ka pag ginawa mo ulit itong city na to. So gusto ko lang sabihin, may mga bagay na hindi tayo dapat i-build. May mga negative. Okay? Pag sinira na ng Diyos siya, huwag mo na ibalik. Amen? So, pero actually, hindi ko na basahin, pero may nag-build ulit nun. So, sinumpa sila. And then, ano pang gusto natin tingnan dito? Pag tayo mag-build, dapat tayo ay, kung na, gagawin natin yan. Kaya tulad, mayroon tayong konting ano dito, improvement. Dapat excited tayo, tama ba? Amen. Bakit? Trabaho yan eh. Pero, maganda yan. Amen? Lalo tayo, ando yung building of God, tayo. Usawan, mag-soul winning tayo, mag-discipleship tayo. Excited tayo dapat dyan. Hindi yung, kahit yung ano lang, kahit papakanta ka lang, mag-preach ka, tinatamad ka. Kailan lang ay, pinakausapan kasi ako, magturo daw ako dun. So, sabi ko, sige lang, walang bayad po yun. Pero twice a week, pupuntahan ko yun, 2 oras. Pero excited ako doon kasi nga, mabibuild up yung mga kapatid doon. Sino mag-aaral doon? By the way, sino mag-aaral doon? Ha, pag-usapan natin. Kaso may bayad kasi. Anyway. Sabi dito, "And when the builders laid the foundation of the temple of the..." Ito po yung panahon na sinira na yung temple. Sa panahon ni Jehoiakim. Okay? So, nasira yung temple nila, tapos na dala sila sa Babylon, di ba? Itong time na to, pinabalik na sila. So, nung sinira yung temple, malungkot sila. Nung gagawin na ulit nila, syempre, masaya sila, di ba? Kaya sabi dito, "They set the priests in their apparel with trumpets," no, nagdamit sila. "And the Levite son of Asaph with cymbals," yung mga songer, singer, "to praise the Lord after the ordinance of David the king." So, ganun yung attitude nila kasi binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos eh. Amen? Kaya dito, sinong excited dito sa church? Yung mga nakakaintindi, excited tayo pag sabi ko nga sa inyo, kailangan na rin tayong ano eh, lumabas eh. Pero parang di pa ngayon. Pag next year, pandemic pa rin, ayoko na. Okay, lalabas na tayo, lalabas, kahit anong mangyari. Amen? Pero dito excited sila, nagbihis pa sila, 'di ba? Kaya sabi ko lagi sa inyo, maganda 'yung bihis yung dapat sa church. 'Di ba? Hanggang 'yung kung talaga ano 'yung magandang bihis niyo, hindi naman kailangan bumili kayo, hindi niyo wala kayo, okay? Pinakamaganda 'yung bihis niyo kasi ganoon ang picture na isang tao excited, 'di ba? Katulad ni Rafi, lagi naka long sleeve 'yan. Ganun 'yung, ito lang 'yung pinaka the best ko, okay na 'yan. 'Yan 'yung the best mo eh. At sila 'yung nagpuri sa Diyos. Okay, so exciting ang pag-build sa house of God. So, pero nakita na nga natin, ang house of God ngayon na is Temple of the Holy Spirit. Isang mga Kristiyano. So, pag mag-soul winning ka, i-build up mo ibang tao, dapat excited ka. Amen? Introduction pa lang tayo. So, hindi ko na nadadaanan yung isa, pwede rin repair. Okay? Minsan, nire-repair nila yung Temple of God. So, tayo din, ganun. So, pero minsan nakakasal i-repair yung mga backslider, di ba? Ay, alam mo, backslider to. Tagal huminto. Pero minsan kailangan, di mo alam. Yung mga backslider na yan, tapos pag na-revive yan, baka mas matindi pa maglingkod sa iyan, di ba?
So, huwag kang manghinayang. Minsan, ganun eh. Sino ba hindi nag-backslide? Sabi nga ni Pastor dito, lahat naman nag-backslide. So, ako din po, na-follow up lang din ako. May taon, sabi nga sa inyo, uso sa amin dati, StarCraft eh. And layo ng church. Naglalaro na lang ako. Daw po sa church, di ba? Sunday na lang yan, naka Wednesday, Wednesday kami. So, misang lalaro naman ako, inuntahan ako ni Pastor. Sabi ko, nakakaya naman. Layo-layo ako, pinuntahan ako. Simula, na nag-iisip na ako bago umabsent. Buto sa nakakaya, hindi naman katulad nun. Ano yung pinalit mo sa Diyos? Labo. Anong klase yun? Wala kayo papalit sa meeting natin, amen? Kaya sa dapat excited tayo. Anyway, so ito yung points natin. Meron tayong sham, bira. Pero mabilis lang po ito. How do we build up the people of God? Again, ang title nito, Take Heed How You Build sa Tagalog. Kailangan tingnan mo kung paano ka nagbibuild. Kasi baka pabingin, alam nyo ba yung Leaning Tower of Pisa? Mga pang-ahapon, papakita ko sa inyo yan. Ha? Leaning Tower of Pisa, ginagawa nila ng building dapat pag ganun, di ba? Napansin nila mga ilang floor pa lang, parang nakatagilid tayo. Sabi nila, ayusin na lang natin, medyo ano lang natin. Sige, tuloy lang, tuloy. Eh, talagang tumatabingi. Alam nyo ba yun? Sino nakakalam nun? Maya, pakita ko sa inyo mamaya. Pangit, di ba? So, ang subtitle pala nito is How to be Good Ministers of the Lord. Kasi nga, paano ka magbibuild ng church, ng kapatid, at dapat maayos ka ang tagapaglingkod ng Diyos. Okay, parang gumagawa ng physical building, dapat inaalam mo yung sukat, material, ay, sabi ko tuloy ba? Anyway, sige. Okay. Ito tayo sa point number one, sabi sa verse 5 ng ating text. Sabi po dyan, anong dapat natin gawin? Paano tayo gumagawa dapat? So, ang context po nitong 1 Corinthians 3 ay napansin ni Paul, nababalitaan ni Paul. Si Paul kasi yung nag-establish yung mga churches. Okay? So, ibang klase si Paul, si Pastor Ace, hindi ako karang Paul, no? Si Paul Ace, hindi pastor. Siya, evangelist siya. Nagtatayo siya ng Diyos. Pag nagtayo na siya sa Diyos, pag may pastor na dyan, alis na siya. Ganun si Paul. Mabilis to eh. Tsaka talent din talaga. Anyway, nabalitaan ni Paul, ay pambira yung mga taga-Corinthians, nagpapayabang ka na dun. Nag-aaway-aaway na, may faction na. Ibig sabihin, alam nyo, faction, di ba? Ngayon, mag-election, kaya nag-iiringan na naman itong politiko kahit di ko gustong basahin, nandun sa feed ko eh, di ba? Si Pacquiao, si Isko, si Duterte, si Trillanes. Okay? Sino pa isa magpe-president? PNP? Lacson? Ganun niya, nag-iiringan. So sila, normal na sa kanila yun kasi nag-agawin sa posisyon niya eh. Yung si Pacquiao, nasabi ko na ba? Hindi pa. Sabi ko na. So, mga Kristiyano, hindi tayo dapat gano'n. Amen? Amen. Kaya naasal si Paul, ano na kayo? Ay, kami kay Apollos kami. Kami kay Paul kami. Ako kay Peter. Kaya pinag-aaway-aaway sino magaling. Kaya si Paul, asal na asal. Ito yung context dito. Sabi nito, who then is Paul? Sino ba si Paul? Sino ba si Apollos? But ministers. Okay, ang sinabing but, ibig sabihin, ito yung ginagawa nyo, tinataas nyo si Paul, tinataas nyo si Apollos. Sabi ni Paul, yung mga tagapaglingkod lang yan eh. Again, yung mga pastor, yung mga ministro, minsan talaga mataas yung tingin natin. Bakit? Kasi nga, ginagamit sila ng Diyos. Pero alam niyo ba na dapat tama lang, di ba? Ilagay nyo lang sa tamang kalalagyan nila. Andun yung paggalang, pero hindi katulad, again, yung mga kulto, sila ang magaling dyan eh. Pag alam mo, pag masyadong tinataas, di ba, sino yung mga yan? Si Pope. Si Soriano. Si Manalo. Alam mo agad, pag masyadong tinataas, di ba, kasi nga, ang dami nilang followers, siya lang yung pinakamataas. Sa atin, sa Baptist, hindi ganun. May leader lang sa local church, tapos na, yun na yun. May kaibigan tayong churches, pero sa financial, wala tayong pakialamanan dun. Sa turo, wala na, independent na tayo eh. So kaya siya sabi ni Paul, isa yan sa mga sign ng mga kulto rin. Pag meron kayong mataas na leader, isa lang, kahit si CCM, sabi yan, hindi, independent naman kami. Meron pa rin silang top dog, nilalawag. Pag sinabi niya, yun ang mangyayari. Sign yun ng kulto, hindi po yung church.
Kaya ito eh, kinasabi dito. Eh di ba mga ministro lang kayo, pag sinabi ministro, tagapaglingkod. By the way, kahit yung mga politiko, ginagawa nilang ano yung term na yan, di ba? Mga lingkod bayan. Totoo sana yung totoo sila eh. Kasi sila yan dyan para maglingkod sa atin dapat. Pero ngayon, ano ginagawa nila? Pinaglilingkod yung sarili nila. Kaya yung mayaman yung mga yan eh. So, wag nyong, ito yung ano ko sa inyo, kahit o paano kayo, hindi naman kayo mga politiko, wag natin gagamitin lightly ang word na minister. Okay? Yan ay totoong minister. Talagang tagapaglingkod, humble. Okay? So, si Pastor Ace, naglilingkod lang ako, ginagalang nyo ako, salamat, pero, hindi ko kayo, kunwari, hindi ko papakilaman sa mga bagay, hindi ko dahil kayo pakilaman. Amen? Ba't hindi ka nag-tides? Diba? Asabihan lang kita, diba? Yun, alam nyo naman yun eh. Ba't ganyan suot mo? Hanggang dun lang ako. Hindi ko kayo pipilitin, hindi ko kayo sasakalin. Hindi ko kayo... Anong ginagawa ng Catholic? Tinitiwalag. Kung simple lang naman yung... Excommunicado. Okay, actually, ano rin yung biblical yun, pero... Kung tama, no? So, walang abusado. Kasi nga, mga lingkod ng Diyos dapat tagapaglingkod lang. Okay? So, yun number one, paano tayo magbibuild ng House of God? Number one, count yourselves as ministers. Okay? Kaya nagkakataon, kaya nagkakagulo, sa church pag payabangan. Payabangan, pataasan, ano po? Ay, si Ate Josie, tama po ba? Alala ko pa kayo na eh. Ate Josie. Ay, si Ate. Dali ah. Mariet. Ate Mariet, welcome po, no? Okay, umpisahan ko ulit. Okay. So, ganito ba kasi nangyayari sa church? Nagkakagulo yan pag may payabangan. Mas magaling to, mas magaling na, mas magaling kahit po sa kumpanya, ganyan din yan eh. Minsan eh, alam ni ba dyan eh. Nagagawin tayo simple lang, ganito gagawin natin, na kaya mo yan, kaya mo yan. Pag nagpaya ba ngayon, lalong tatagal yan. Kahit saan, sa bahay, maghugas na kayo. Pag nag-agawan pa yan, hindi naman nangyayari yun, di ba? Sa kayo nag-agawan? Sa sakyan, ganyan, sa unahan, ang sakyan. So may pagpayabangan sa kahit sa anong lugar, nagkakagulo. Kaya sabi ni Paul, wala dapat kasi anong solusyon? Yung sarili nyo, so huwag nyo magpataasan kasi mga ministro lang kayo, naglilingkod lang tayo sa Diyos. Yun ang way para maging maayos tayo mga lingkod ng Diyos. Amen? Huwag kayong pataasan. Kahit sa baptism, minsan nangyayari yan kasi nga ang tao karnal. So kaya tinuturo natin ito ngayon. Amen? Sa panahon, sa church natin, wala pa masyado eh. Kasi siguro, pag dumami na kayo dito, dumami na tayo, may mga galing na rin, eh, ba't siya na lang yung papakanta lagi? Ba't siya na lang yung piano? Dapat ako rin. Soul winning, dapat ako yung leader. Nakakagulo yun. So, hindi yun ang way para maglingkod sa Diyos. Dapat, count yourself as minister, magpakababa lang. Amen? Yan ang number one. At sabi dyan, sabi sa 6, 7, I have planted, Apollos watered. Okay. Ito siya sabi ni Paul, ha? Okay, mga tagapagturo kami, pero ganito ginagawa ko in summary. Ako'y nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Sino mas magaling? Yung nagtanim o yung nagdilig? Parehas lang, di ba? Parang sa tabaho din. Pagalingan talaga dyan, eh. Pero sa totoo lang, teamwork yan. Yung number, ano eh, number four. So dito sa number one, mga tagapaglingkod lang kayo, sinong boss natin? Ay, yung boss magaling. Kaso may boss pa rin siya. Diba? So pag sa church, walang pagalingan kasi ang Diyos ang nagbibigay ng increase. Ibig sabihin, katulad sa church natin, konti pa tayo, diba? Sino magpaparami sa atin? Dapat ba may magaling magsayaw dito? Kaya, paano ba dumadami ang church? Eh kung paramihan lang, talo tayo. Kasi yung iba, anong ginawa na iba para dumami? Yung mga Muslim, di ba, anong ginawa nila? Sinakop nila eh. Okay, convert to Islam or die.
Uy, dumami yung Muslim. Yes! Ganun ba tayo dapat? Hindi, tayo mga totoong churches, sinosolve natin yan, sineshara natin, pag ayaw nila, hindi natin pipilitin. At pag tumanggap sa Panginoon, salamat, ligtas na sila, pero hindi natin pipilitin pupunta sa church. So, nagpapalago sa gawain talagang Diyos. E pag gumawa yung, pag lumago yung gawain, sino magyayabang? Wala dapat, kasi nga ang Diyos na sinasabi dito, wala dapat payabang kasi yung mga bagay kayo, ginagawa nyo lang dapat yung gawin, at pagpalain tayo ng Diyos pare-pareho, di salamat. Pag hindi, eh di wala. Baka may kailangan pa tayong gawin. Okay, mga, ano din natin mamaya dito. Okay, so number one, count yourself as minister. Huwag kayong mayabang. Maglingkod ka lang, gawin mo lang yung trabaho mo. Ang Diyos ang hayaan nating magpalago. Number two, bagitan natin kanina, sabi dito, sabi dun, verse, yan, katulad yan, siya nagdilig, siya nagplant. Nasaan niyo? Yan. So, 9. Yan. So, 9. So, verse 9, sabi dyan, for we are laborers. Pakibasa mo muna. Ready, go. For we are laborers together with God. We are God's husbandry. We are God's church. Ayun, binasa natin kanina, di ba? Tayo yung husbandry, yung church. So, sabi dyan, ang sinasabi ni Paul, kasi masyado na natata si Paul, kasi ang galing nga talaga ni Paul tsaka si Apollos. Kaya sinasabi ni Paul, ano mo ginagawa ko kaya ako magaling? Binigyan lang galing ng Diyos. Pero laborer lang ako. Alam niyo, laborer? Binaba niya yung sarili niya eh. Yan yung term sa mga taong hindi ako nalalait ha. Pero, yun nga, katulad ginagawa ko hapon. Hirap eh. Kaya sakit ng mga kamay ko eh. Pero ito, kayang gawin to ng mga hindi nagtapos ng college. Ibig sabihin ng laborer, mga hindi mas skilled. Di pa nga skilled eh. Pag laborer, hindi skilled dyan. Kaya yung nag-aalo ng simento, kailangan mong gumaduate sa ano, mag-aalo ng simento. Basta alam mo, tubig, bispes, tsaka simento, nahahalo mo na yun, di ba? Binababa ni Paul yung sarili niya kasi nga tinataas siya ng ibang tao eh. Kaya, pero yun yung totoo. Ang totoo, tayo ay sa church, kahit papastol ka dyan, kahit ka pinakamagaling magpiano dyan, laborer lang tayo. Gumagawa tayo, trabahador, yun sa Tagalog. So, hindi tayo dapat maging mayabang. So, again, number one, ba hindi tayo maging mayabang? Consider mo, alamin mo, ikaw ay tagapaglingkod lang at laborer ka lang. Kaya, ang dapat mong gawin. Point number two, be faithful as servants and ministers. So, ikaw ay minister na, magpakatapat ka. Okay, yun lang. Number three, ito yung gusto kong sabihin kanina. Sabi dyan, plant it. Water it. Ibig sabihin nun, my roles, di ba? Alam niyo yung roles? Sa, anong alam niyo yung basketball? Alam niyo yung basketball? Alam niyo sports? Lahat ng sports, may role yan pag magaling yung team, ha? Di pwedeng lahat sila, taga-agaw, lahat sila. Tapos, ako umagaw, ako mag-shoot. Diba? Buha yung tawag doon. Hindi kayo mananalo doon. Bakit? Kasi pagod ka nun, eh. Tinakbo mo yung buong ano, tapos ikaw yung shoot. So kaya magaling ginagawa nila, pasahan yan, di ba? Ito yung magaling pumuntos ng 3 points, eh, tambak na tayo. Kahit kaya ko, eh, malakas yung sento ng kabila, gagawin nila, susugod ko nung hari, tapos biglang pasa sa ano, di ba? 3 point. Kahit maliit yun, pag magaling ka mag-shoot, panalo yung team, di ba? Tapos yung mga malaki, hindi na masyado tumatakbo yun, nag-aabang na lang doon, defensa, di ba? Minsan, hindi na tayo nakapag-basketball, no? Kasi pandemic, eh. So ano pa, sa yeah, soul winning natin, dalawa, madalas, di ba? Pag ikaw yung silent partner, tahimik ka lang. Sa, yeah, sa church natin, ngayon tayong tagaluto, salamat sa nagluluto, nag-aayos dito. Alam mo, pag ikaw yung gumawa lahat, bukod sa pagod ka, hindi ka magiging effective, amen? Kaya number three natin, stay on your role. So naintindihan ko iba, kaya mong gawin lahat, pero hindi ka magiging effective. So dyan ka lang. Kung ikaw ngayon yung taga-plant, tanim ka lang ng tanim. Kaya si Paul, ganun eh. Siguro si Paul, sobrang galing niya siguro, bad. Hindi siya makapag-stay sa isang, ano eh. Alam niya, sinabi sa kanya ng Diyos, eh, gusto niyang tapusin. Kaya hindi siya pwedeng pastor. Pag pastor ka, tatsagayin mo kung sinong tao dyan eh. Yun ang mahirap sa pastor eh. So ano pa? Anong gusto yung example? Kahit sampu yan, yan, nanay-tatay. Maganda nga na yung usapan. Ang tatay-tatay, ang nanay-nanay.
Yan, di pwede bakla, di ba? Wala, gulo na yun. Sira ang tahanan, di ba? So ngayon, ganun yung minsan yung nanay tatay minsan, nagaganyanan din pag hindi naturoan ang salita ng Diyos. Ang maganda sa bahay, yung tatay matapang, yung tatay provider, masipag din. More on sa labas yan. Okay, dapat di ka takot doon, di ka lamya-lamya doon. Eh, wala nang tabaho, dito na lang ako. Ikaw yung lalabas, siguraduhin mo, may kakainin yung pamilya mo, di ba? Ngayon, yung nanay, ano yung dapat ginagawa ng nanay? Ngayon, yung mga nanay ngayon, nagtatabaho na rin kasi minsan hindi nga rin maayos yung lalaki. Pero, yung sinasabi dito sa point natin, kung maayos kayo pa rin, naturo kayo na salita ng Diyos, diyan kayo sa role nyo, hindi kayo sabihin, eh, siya lang ang ano, natabaho, dapat ako din. Sino mag-alak sa bata? Bahala sila. Ano tayong yaya? Eh, yung yaya, hindi, wala nang pakialam sa, hindi, ibang yaya, pero, binabayaran yan eh, di ba? Yung anak mo pala, kumakain na ng ano doon, bahala siya. Di ba? So, if we stay on our role, magiging productive tayo. Maayos yung pamilya. Kahit anong, maayos ang kumpanya at sa church. Ganun din. Amen? So, stay on your role. Sabi dito, huwag kayong mag-away. Meron kayo sariling role. Yung iba, nag-plant. Yung iba, aani. Pag yung aani, yun ang gusto natin. Sabi ni Pastor, yung pag-aani ka na lang. Ibig sabihin, marami na natanim yan. Tapos ikaw, aani ka na lang. Gusto mo ganun. Mahirap ding umani minsan. Di ba? Kung marami kang aanihin, hindi mo na ani, ano mangyayari? Mabubulok yun. So, dahil may mga teacher, basta doon ka lang sa role mo, sa bahay, kahit saan pa yan, naging maayos tayo, amen? So, sabi sa verse 8, sabi dyan, napansin niyo yung sabi sa verse 8, now he that planted and he that watered are one. Ibig sabihin, isa lang yung ginagawa natin. And everyone shall receive his own reward according to his own labor. Kasi magtrabaho ka yung sa'yo lang. Ngayon, kung binigyan ka ng ibang role, di gawin mo, di ba? Ang hirap nung kanya-kanya, kahit ngayon, kasi gobyerno daw, nagkakagulo. Kaya yung iba ngayon, iba, sila na nag-ibenta ng sarili lang vaccine, no? Sige, laki na kinikita ng kami din. Magulo po pag wala tayong sarili-sariling role, amen? Mga bata, anong role namin? Bata pa kami, di ba maglaro? Anong role nyo, mga bata? Ha? Pinaglalaro kayo, hinahaya. Pero ang role nyo talaga sa bahay, sumunod sa magulang. Amen? Mag-aral, sumunod. Eh, ako na naman taga-ganyan eh. Paglaki mo, wala na mag-uuto sa'yo. Sa palagi mo, maganda yon. Pag wala nag-uuto sa'yo, wala kang tabao. Di ba? Hindi maganda yon. Sandali na lang po ha. 9 points kasi ito, nasa 3 pa lang tayo. So, stay on your role. Sabi nga nila, mind your own business. Yun ang nakakano, pag pinapakilaman mo, kunwari, yung nagawa-gawa ng sapatos, ganun din yun eh. Kaya mabilis sila, yung isa, tagaglue lang ng tagaglue yun. Nakita ko sa mga ano eh. Iba, taga-cut lang ng akat. Iba, taga-pattern lang ng taga-pattern. Iba, mabilis ang trabaho pag andong alam sa role mo. Pag pinakailaman mo yung iba, eh, trabaho ko to, ba't ka nakikialam? Yan. So, stay on your role. So, yan, yung, alam nyo, iba, industrial revolution, hinatawag, so, una sa Europe yan. Anong nangyari doon, na-discovery nila, merong isang matalinong tao, di naman, pero na-discovery niya, kung ako, gagawa ako ng libro, kaya kong gumawa ng libro, kaya kong magsulat, kaya kong magprint, at kaya kong magbind. At kaya ko din magbenta niyan. Kaya ko lahat yan. Pero pag ako lang ang gumawa niyan, mabagal, hindi ganun kaganda, at syempre pag mabagal, mahal yan. Mahal yung cost. So pag ganun to pala, kung pagtutulong-tulungan natin, kunwari, lima tayo, pag kanya-kanya tayo nito, hindi tayo makakarami, hindi tayo makabenta ng marami. Pero, pag pinaghatian ng tawag dun is, division of labor, di ba? Pag nag-divide tayo, ako taga-print lang, siya taga-bind, tapos siya yung magbebenta, ang bilis pala ng trabaho. Noon na-discovery nila yun, doon nagkaroon sila tinatawag na industrial revolution.
ang bilis, mga factory line. Puro ganun, alam niyo, factory line. Isang pinapanood sa Facebook, di ba? Tsaka sa YouTube. Pinapasok yung bakal, tapos magpasok ng... Sandami, yung mga ginagawa ng ano, pinapanood ko last time, yung ice cream. Haluin yan, napakarami, tapos huhulmahin, tapos dadalhin doon. Ang bilis, million yun, isang araw. Nagpunta kami sa... Ano yung tinapay na sikat ngayon? Gardenia, kasi yung mga bata kasi. Dito may hiniluluto dito. Paglabas nun, napakish na yun. Million-million yun. So, ang gusto ko sabihin dito, gusto nyo maging tinapay? Hindi. Gusto nyo maging businessman? Gusto nyo maging productive? Stay on your role, amen? So, dito muna tayo, tatlo muna tayo. Count yourself as minister, huwag kang payabangan. Pangalawa, maging faithful ka lang. Gawin mo yung trabaho mo, stay on your role. Hagipin na rin natin number 4. Sabi sa verse 9, we are laborers. Sabi kanina, laborers. Pero sabi doon, laborers together. Anong sabi yung together? Hindi ka nagtatrabaho, mag-isa ka lang. So, katulad nung kanina sinabi ko kanina, pag maayos yung factory line, nagkakaisa tayo, mas marami tayo mapuduce. So, ganun tayo. Number 4, work as a team. Okay? Ganun po yan sa church. Ganun din yan. Kahit saan actually. Na basic nga ito eh. So, again, ang title po natin, take heed how you build. Ang binibuild natin bilang mga Kristiyano, yung church. Amen? Amen. Hindi para payamanin si pastor, para maraming maligtas, at maraming maglingkod sa Diyos, at pag naglingkod tayo sa Diyos, ang Diyos mo tuwa, masaya rin tayo, kasi may rewards tayo sa Diyos. Amen? Sabi dito, according to the grace of God which is given unto me, sabi sa bandang huli, and another buildeth thereon. Parang kanina, ako yung nag-print, tapos iba yung magbabind. Ba't ganun? Hindi unfair yun. Ginagawa nyo yung pare-pareho yung pare produkto nyo, mapuduce nyo. Amen? So, wag nyong, doon muna tayo. Paano tayo magbibuild? Dapat maayos. Alamin natin paano tayo nagbibuild, para saan, at yung roles natin, keep natin, huwag tayo mag-away-away. Amen? So yun muna, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming mensahe, Panginoon. Nakita namin, Panginoon, na kayo pala nag-set, napakaganda po, napakaayos. Minsan sa church ay hindi alam gagawin, but sinabi niyo sa salita, kung kami susunod dito, count ourselves as ministers, kami tagapaglingkod lang, walang payabangan, and maglingkod kami dapat, ng faithful, hindi kami, servants lang kami, so, kami po yung maglingkod, yung tapat, walang away. And then, ganun din po, Lord, especially mga roles, Panginoon, walang pakialaman na minsan pag malinaw naman yung division ng labor. So, I pray na mag-keep din po kami. Nabanggit kanina sa pamilya, Panginoon, especially. Kaya maraming silang pamilya ay hindi kami nag-ano, especially mga lalaki, Panginoon, hindi nagtapat sa inyo, hindi nag- hanap na yung katuwiran, kaya hindi alam gagawin sa pamilya. So, patawarin niyo po, Lord, kami. At turuan niyo, Lord, kami kung ano dapat gawin. Masalba pa yung aming pamilya. At least, yung mga apo-apo na namin, Panginoon, maturuan namin, maglingkod sila, mag-tiwala sila sa inyo, Panginoon, para maging maayos ang pamilya. Ganun po sa church, especially. So, I pray na lalago ang aming church para kayo malugod, at ganun din po ay kayo pagpalain nyo. So, kayo pong malalati. In Jesus' name, I pray.